Welcome to our FB page at sa YouTube channel natin na parihong Solving Math with Leonalyn. Now, let's answer a question from random post. Analytical reasoning. So, basahin muna natin yung given. And by the way, sa actual na exam, oras yung kalaban nyo. Meron at merong kahalintulad nito sa mismong actual na exam. So, since oras yung kalaban nyo, mas magandang kabisaduhin nyo yung paraan kung paano natin ito sagutan. Unang-una, meron tayong mga choices na given. So, basahin muna natin yung mismong problem natin. A group of 5 friends. So, si Alex, Ben, Cindy, Dave, and Erin are seated in a row. Alex cannot sit next to Dave. So, ang gagawin natin sa choices, kapag itong si Alex at si Dave ay magkatabi, eliminate na natin yan. Saan ba sila magkatabi ito? Mayroon tayong Alex at Dave. Eliminate na natin si choice A. Saan pa ba ang merong magkatabi si Alex at saka si Dave? Itong si choice D, si Alex dyan, si Dave ang nandito. In a row yung given, hindi naman sila naka-circle. So, okay yan siya. Next. Erin cannot sit next to Cindy. So, hanapin natin sa choices kung saan itong dalawa ay magkatabi. Choice B, hindi sila magkatabi. Choice C, si Erin at si Cindy magkatabi sila, kaya eliminate natin yan. Saan pa? Si Cindy, Erin, magkatabi rin sila, eliminate na natin yan. So obviously, ang tamang sagot dito ay itong letter P. Ngayon, ito naman yung abangan nyo sa next na video. If sum A are B and all B are C, which of the following must be true? Meron at merong mga kahalintulad nito sa actual na exam, sa professional civil service exam. Is it A, all A are C? Is it B, all C are B? Is it C, some C are A? Is it D, no conclusion can be drawn? So, pwede niyong i-comment kung meron kayong idea kung ano kaya ang tamang sagot nito at abangan yung detalye nito sa next na video. Thank you for watching and all. I hope meron kayong natutunan sa video ng ito. Thank you and God bless.